أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At kapayapaan sa pagitan natin ng mga hindi pa po nanang palataya sa Islam, inshallah kayo patubayan din po ng Panginoon Diyos sa kanya pa nanang palataya. Amen. So, akin lang mo po na pag-isipan sa isang maigsing topic o paksa. Ito ay patungkol po sa katalinuhan po ng mga tao pagdating po sa arithmetic o mathematics o sa pagkukwenta po, mga kaibigan. Mahilig pala po sa pagkukwenta ang mga tao. Mahusay siya magkwenta. Mahusay siya sa mathematics, mahusay siya sa addition, mahusay siya sa subtraction, division, multiplication, ayan. So, akin naman pong nais na bigyan ng konting pangusap ang paksa na ito na pumasok sa aking kaisipan. Mahusay po ang mga tao pagdating po sa pagkukwenta. Lalo-lalo na, halimbawa, pagdating sa sweldo, ito ay alam niya kung ano ang petsa, inaalam niya, at tinitingnan niya kung kapag natanggap niya yung kanyang sahodo, yung kanyang sweldo po, ay binibilang niya mabuti kung may bawas o may kulang, kung meron siyang deduction o meron siyang increase. Alhamdulillah, mahusay po ang mga tao pagdating po sa mga ganitong bagay, hindi sa pag-ulit. Maging sa iba pong bagay na tungkol sa pagkukwenta, ang pagsusugal, talaga naman po napakahusay din ng mga kapatid natin sa pagkukwenta pagdating po sa pagsugal, ay hindi rin po sila pahuhuli sa pagkukwenta ng tamang kabayaran sa kanilang tinamaang taya pagdating po naman niya sa sugal at nakakabilib ang kanyang talino sa pagkukwenta ng kanyang tinamaan. Maging sa isa po sa kahusayan sa pagkukwenta ay ang mga konduktor ng sasakyan o pampasayero pampublik ng sasakyan. Nakukwenta nila, natatandaan nila kung tama ba ay binabayad o kulang ng mga pasahero na sa kanya ay na kanyang pinagsilbihan o sumakay sa kanyang sasakyan. Mahusay po ang mga tao sa pagkukwenta ng mga bagay na ito. At ang iba pa ay meron ding mahusay sa pagkukwenta ng mali ng kanyang kapwa. Alam niya ang mga kamalian, halos ay binibilang niya ang kanyang ang kamalian ng kanyang kapwa, ngunit hindi naman po siya marunong magbilang ng kanyang kamalian. Salit ang binibilang niya, mahusay sa pagbibilang, ay ang kanya lamang kabutihan. So, ito iba't iba pong paksa na iba't ibang kwento na aking po napag-isipan. At ito pa'y pumapasok lamang sa aking isipan. Alhamdulillah, nabibigyan po natin ng kaunting pangungusap. Pagdating po sa mga bagay na ito, ay napakatalino po talaga ng tao. Hindi siya pahuli, lalo lang. Parang lumalabas tuloy na siya ay mahusay sa pagkukwenta. Talaga naman. Ang isa pa ay ang pagkukwenta ng sukli. Kung may nagbayad sa kanya, ito yung na-audit natin. Kung sumakay sila ng pampublikong sasakyan, ang isang nagbayad, ang isang pasahero, inaalam niya kung tama o kulang o labis ang ibinigay sa kanyang sukli. Ang isa pa po, mga kapatid, ay ang tungkol sa kapalinuhan ng ating kapwa o ng maraming tao sa pagkukwenta rin ng utang. Naalam din niya kung magkano inutang sa kanya ng kabayan o ng kanyang kaibigan, kinukwenta niya rin ito. At inaalam niya kung tama ba yung bayad, kung kailang petsa na kanilang pinag-usapan. Alhamdulillah, pati po ang pagkukwenta ng kilometro o bilis ng isang sasakyan, takbo ng sasakyan, nakukwenta rin ng tao. Subhanallah. Nabigyan niya ng tamang kwenta kung gaano kabilis ang isang sasakyan, tinatawag natin kilometer per hour
miles per hour at saka ang distansya ng isang lugar na kwenta ng mga tao. Alhamdulillah, ganito katalino ang tao pagdating sa pagkukwenta eh. At ang isa pa, yung pagkukwenta ng oras, pagbibilang ng oras, kung ilang oras na ang kanyang ginugol sa isang bagay, kung anumang bagay yung kanyang ginagawa sa mga oras na yon, ay inaalam niya ang oras ng kanyang almusal, ang oras ng kanyang tanghalian, ang oras ng kanyang hapunan, ang merienda o anuman, at ang oras ng pag-meeting niya sa kanyang kapwa. Madami po mga bagay na bibigay natin mga kaibigan, kapatid, kay Ebat, kay Edan, kapatid sa pananampalataya tayo. Marami pong bagay na maibibigay tayong halimbawa pagdating po sa katalinuhan ng mga tao sa pagkukwenta. Subalit, mayroon pong mga bagay na hindi niya kayang kwentahin. Alin po yun, mga kapatid? Dito po bagsak ang maraming tao. Ano po yung tinutukoy ko? Pagdating po sa relihiyon, bagsak siya sa pagkukwenta. Ayan. Hindi po dapat nating i-apply ang katalinuhang kwenta ito o pagkukwenta pag-apply ng pagkukwenta pagdating sa reliyon, hindi natin dapat i-apply ang mga bagay na ito maliban sa kung ano lamang itinuturo sa atin ng ating tagapagliga. Sa Islam po, eksakto. Wala pong labis, walang kulang. Sa Islam po, itinuro ng Allah SWT o ng ating Panginoong Diyos, kapag ang Diyos po ang nagkwenta, wala pong samblay, walang labis, walang kulang. Ngunit marami po sa mga tao ang nagmamalabis at marami din naman ang nagkukulang pagdating na po sa pananampalataya. Ayan. Kaya nga po, ipinadala ng ating Panginoong Diyos, ibinaba ng Allah SWT, ang huling kapahayagan at ang kanyang huling sugo ay pinakilala sa atin upang maitama po natin ang talinong ito pagdating sa sinasabi nating pagkukwenta. Ano po ang sabi ng Allah SWT? Isa sa halimbawa niya sa kanyang kapahayagan ay na, sa Quran, ang sinabi niya na ang sabi po niya na tungkol sa pagkukwenta, dito po maraming bagsak na tao eh. Hindi niya kaya. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, pagpatuloy natin, ang sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ganun po katalino ang mga tao sa pagkukwenta. Hindi po niya kaya ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wataku min kulli masa'altumu, wa in ta'udhu ni'matillah, la tusuha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung bibilangin niyo, hindi po yun ang simula. Ang sabi niya ay ipinagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Ibig sabihin pangangailangan sa inyong pang-araw na araw na buhay kung bakit kayo nilikha. Ibinigay na po ng ating Panginoong Diyos sa atin kung ano yung mga pangangailangan na yun. Gandahan loob niya para sa atin. Habag niya para sa atin. Tulong niya para sa atin. Ipinagkaloob na po sa atin ang ating Panginoong Diyos. So, walit, sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na wa in ta'udhu ni'matillah la tusuha. Ngunit kung ito ay inyong bibilangin, kung ito bibilangin ninyo ang kagandahang loob ito na ito ng ating Panginoon Diyos, kukwentahin, kung inyong kukwentahin mga kapatid, mga kabayan, mga kaibigan, hindi daw po natin makukwenta. Wala pong tayong kakayahang kwentahin ito mga kagandahan loob sa atin ng Panginoong Diyos. Napakarami po niyan pang araw-araw na kagandahan loob na ipinagkakaloob niya sa atin mga kaibigan. Sinabi na po ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niyo kayang kwentahin sapagkat siya lamang ang walang hangganan pagdating sa pagbibigay o pagkakaloob ng kagandahan loob sa kanyang mga nilikha. Hindi po kayang kwentahin ng tao. Yan po ang isa sa mga bagay na hindi kayang kwentahin. Maging matalino man ang sino man ng mga tao sa kanyang kagalingan sa pagkukwenta. Ngunit ito po mga biyaya po ng ating Panginoon Diyos o ng Allah ay hindi po ni sino man ay hindi niya makakayang kwentahin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tayo pinagkalooban ng Allah SWT ng talino. Gamitin po natin ito sa tamang paraan kung paano po natin makikilala ang ating Panginoon Diyos. At naandyan na rin po ang kanyang mga katangian. Sinabi na rin po niya. Kaya po sa Islam, itinuturo po sa Islam ng Allah SWT, kung hindi po tayo binigyan ng mga halimbawa, ay maaaring tayo ay laging magmamalabis at laging tayo ay nagkukulang.
Subalit ipinag-utos po ng Allah sumutala sa atin na tayo ay maging kainaman lamang. Tamang-tama lamang na hindi tayo maging labis o maging kulang sa ating pananampalataya. Ngayon po, ang nangyayari nga po, napapansin po natin na ako rin po nakagisnang ko na ako po ay lumabis. Pagdating po sa pagkukwenta tungkol sa Diyos o tungkol sa Panginoon, ay ako po'y lumabis ng kwenta. Ang nakagisnang ko po ay nagkaroon po ng tatlo na persona ang Diyos o nagkaroon ng tatlong bahagi ang Diyos. So ito ay division na tawag natin, di division. Naging tatlo ang Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pagkatapos, kinuwenta, pag ating pong itinotag ito, ay hindi naman po tatlo, bagkos ay isa lamang. So, pagsak po ako dito sa pagkukwentang ito. Kaya marami din po siguro ang pagsak sa ganitong bagay. Na pagdating nga po sa kasalinuhan, pagdating sa katalinuhan natin ng pagkukwenta, dapat ay i-apply din natin sa ating relihiyon. Ano po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang sabi ng Panginoon Diyos? Inanni anallah la ilaha ila ana. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Panginoon Diyos, katotohanan siya daw ang Allah, siya daw ang wala daw ibang Diyos maliban sa Kanya. At pinasabi niya sa kanyang muling sugat, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na, kul, sabihin mo o Muhammad, kul huwallahu ahad. Sabi ng Allah, o ng Panginoon Diyos, siya daw ay isa lamang. Ngunit bakit ang tao ay bagsak dito sa mathematics na ito o sa pagkukwenta ito? Sinabi ng Diyos po na isa lamang, pero bakit po? Dumadami po ang Diyos sa mga tao. Meron po mga Diyos na nakikita natin dyan, mga ginagawa lamang na tao sapagkat yung gusto nilang na kumita, ito ay karagdagan sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga pagano. So, huwag po nating manahin itong mga bagay nito sapagkat ang sabi po ng Panginoon Diyos ay isa lamang, huwag po nating dagdagan. Maging matalino po tayo dito. Matalino tayo sa pagkukwenta ng ibang bagay. Maging matalino lalo-lalo na tayo sa ating pananampalataya. Inshallah, ako pinakapagdating muli sa inyo kahit may silamang pananalita at pagbabahagi. Inshallah, ay meron din po naman akong naihapit sa inyo na minsahe. Inshallah. At sa mga susunod po muling sandali o panahon ay may pagpatuloy ko po ang mga gawain ito para po sa Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Patnubayan kayo ng Panginoon Diyos, mga kaibigan, hindi pananampalataya sa Islam. Patnubayan na kayo ng Panginoon Diyos sa pananampalatayang kanyang itinataga. Ito ang al-Islam, ang pagsunod sa kalooban ng nag-iisa lamang Diyos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.